So mga katoto, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo lahat sa mga nanonood. Welcome po, welcome, welcome. If you're not a subscriber yet of this channel, please hit that subscribe button. And now, for this episode, since hindi tayo gawa tayo ng review sa Rurok Atlas 2.0, and yes, nakita nyo sa thumbnail na magpapag-giveaway ako ng Rurok. Ito siya. Stay tuned until the end of this video to find out how. Bago ang lahat mga katoto, maraming salamat sa mga bumili ng jersey na to at saka yung pula. Nakita nyo naman dati, nag-unboxing ako nito. Ito yung Atlas na 1.0, unang version nila ng helmet. Ito na ginamit ko siya for a couple of vlogs. And if you're not familiar and if you guys are not following me on Facebook, nag-unboxing ako ng Rurok, you know, to play doon. Yung Rurok 2.0. Gagawa mo na akong video para dito sa YouTube. Gagawa ako ng review. Hindi naman review. First impression? Well, hindi na first impression. Matagal na eh. Sabihin ko sa inyo kung ano ang diferensya ng 2.0 sa 1.0. If that makes any sense. So, eto siya. Kaya lang, unbox lang natin. Again, for the second time. Marami siguro sa inyo ang nakakita na kung ano tong design na pinadala sa akin ng Rurok couple of months back. Kailan mo pinadala sa akin ito? Pinadala sa akin ay itong si Diablo Rurok 2.0. Hindi ko siya makabitan ng chinma. Gawa ng masasayang yung design niya. So, nag-request ulit ako kay Rurok na ng plain na color. To be specific, na-request ko yung all carbon nila. Ano bang kinaiba na ito? Parang wala naman, di ba? Halos parehas lang ng shell lahat. Ayan o. Itong 1.0. Ito ang 2.0. Ang pinaka malaking pagbabago sa helmet na to na wala dito is yung pagbukas mo ng visor. Ito kasi ito sa 2.0, napakadali na mga katoto. Like, one finger, pwede mo na siyang i-lift. Yung dito kasi sa una, talagang pahirapan. Matigas siya, tsaka gawa ng yung sa unang version, kailangan mo pa ng special tool para baklasin tong lens na to. Eh yung dito sa bago, well, they call it the toolless para magpalit ng visor. So pipihitin mo lang yan, magpa-pop out na siya. Yung fitting na itong ano na to, ito kasing nauna, maluwag to. Ito kasing 1.0 na Rurok. Sa tuwing isusuot ka yan, kailangan ko magsuot ng balaklava para humigpit yung fitting na itong helmet na to sa akin kasi napakaluwag. Hindi naman napakaluwag, maluwag siya. Sa normal size helmet dito sa Pilipinas, 2XL ako. Pero pagdating sa Rurok, I'm only a extra large. Padding na itong 2.0 na to. Nakakagulat siya mga toto. Like, yung fitting nga, napakasarap na sa ulo ngayon. Talagang snug fit na siya. Tapos hindi na siya naglalaro. Ito kasi, pag tumakbo na ako ng mga 160, mga 180, naglalaro na, umaangat siya eh. Pero ito, time ko palang nasubukan to sa Z1000. Yun, maganda na ano na ito. Maganda na ang fit na ito. Video lang naman na to is para dun sa mga interesadong bumili nito. Marami nagtatanong sa akin kung saan ba makakabili nito dito sa Pilipinas ng cash, ganyan-ganyan. Wala mga toto, walang reseller na itong helmet na to dito, unfortunately. So, kailangan nyo pumunta sa website nila, yan o, yung rurok.com. Itong price na itong helmet na to, yung mga special edition nila, meron silang apat. Ayun o, yung apat na yan. Ako ba? Yung mga limited edition nila, price range starts at $490 or $495. Kung gusto nyo umorder na ito, head to rurok.com. So, all in all, papatak tong helmet na to around mga 25 ba? O 30? Nasa sa inyo rin kung ano, kung gusto nyo talagang magkaroon ng ganitong helmet, which is fine naman. Pero with that price, nasa sa inyo na rin yan kung gusto nyo talagang. But I'm telling you mga katoto na sulit din naman pag nakuha nyo tong helmet na to. Okay naman siya. Ang kagandahan kasi sa mga Rurok mga katoto, maganda ang design niya. Kakaiba ang shell niya. Wala kang makikita ang ibang shell na ganito sa ibang helmet brand. Sila lang ang gumagawa ng ganito. Kaya ito pinadala nila sa akin na to. Ayan. Hindi nila tatawagin Diablo to kung hindi siya mukhang demonyo. So anyway, back to the ano ba bang kinaiba na ito? Lagyan nila ng ano, ng emergency cheek pad, puller, whatever. Kasi dito sa una, makikita mo, wala. Ang isang improvement na ginawa nila, para saan ba ito? Tatanungin nyo, para saan ba yung J-Mac? Para, nakikita ko rin sa ibang helmet yan na may mga pulley na ganyan. Gamit kasi nito, pag nag-crash tayo, or knock on wood, huwag naman saan. But let's just say na we got to an accident.
Yung mga first responder kasi na tutulong sa atin, hindi basta-basta pwedeng hilahin yung buong helmet na nakalagay yung cheek pad. So kailangan nilang paluwagin yung loob ng helmet. And ang gamit nito is para mahila nila tong side na cheek pad ng ano, para lumuwag. Para pag pinul nila yung helmet out of your head, di mapupwersa yung leg natin or anything. So yun ang gamit ng emergency. Pero sana, next time we rock, tanggalin nyo na yung word na emergency. Just leave it plain and simple na red or something. Another thing is, and I think this is one of the most important na ginawa nilang upgrade dito sa helmet na to, is yung wind noise. Ito kasi, kung isa ka sa mga nakagamit na ng 1.0, alam natin or alam nyo na kung gaano kaingay ito pagdating sa wind noise. Pag tumakbo ka lang ng 100, 120, rinig na rinig mo na. Kasi gawa yun ng ano, meron siyang ventilation dito sa gilid. Diyan mismo papasok yung hangin kasi yan, nakarekta yan sa tenga mo. Kaya rinig na rinig mo. Ang kagandaan lang naman doon, presko sa loob. Ang ventilation kasi ng Rurok, isa sa harap, isa sa gilid. Talagang, they're both functional. Talagang ramdam mo yung hangin na papasok sa'yo. Ang downside nga lang talaga, yun, maingay siya. Pero pa nagbablog ka naman, ewan ko kung napansin nyo sa mga vlog ko na ito ang suit ko. Sana mo kayo narinig na hangin, di ba? Pero it's ano lang, kung hindi kayo sanay sa mga ganon, napaka ano lang, irritating lang siya. Pero pagdating dito, sa 2.0 na to, ang pag-aasabi sa Rurok, binawasan lang nila yung butas dito. May pumapasok pa rin na hangin dito, pero hindi na siya ganun kaingay sa loob. Tsaka if you're not familiar with the Rurok helmet, mga toto, meron siyang ano dito sa likod. Helmet kasi niyan, meron silang Bluetooth, hindi naman siya Bluetooth communicator, but it's a Bluetooth headset. Ang tawag nila doon is tong Shockwave na to. Para siyang ano, para siyang Sena-like. Pero ang kinaibahan netong Bluetooth device nila na to, it's not a communicator. You know what I mean? Like, hindi mo siya pwedeng connecta sa Sena, sa Cardo, or kahit anumang Bluetooth communicator. Marali, ang gamit lang nito is for music and to answer calls. But sana, someday, gawin na ni Rurok to na as a communicator para ganda kasi ng kabitan niya. Napaka well hidden siya. Kasi kung napapansin niyo yung mga ibang helmet ko, parang mga naka-usli dito na malaki, na bloke yung communicator. Ang kinaiba kasi ng Rurok, meron silang compartment dito na talagang ganyan lang siya. Hindi mo malalaman na meron na pala siyang Bluetooth headset sa loob. So, kung gusto mo naman siyang kapitan ng Sena or ng Cardo, pwede naman. Yun nga lang, walang enough surface dito sa gilid to fit that clamp. Usual, if you guys are not familiar also, hindi quick release, hindi double D-ring ang ginagamit na lock ng ng Rurok. They call this the feed lock. Basically, isa lang siyang magnet na quick release. As a matter of fact, mas gusto ko pa to kaysa sa double D-ring. Una sa lahat, hindi siyang mahirap tanggalin, hindi siyang mahirap ilagay. Kahit na naka motorcycle gloves na tayo, ilalock mo lang siya. Pag ditikitin mo lang, ayun na. Simple as that. Sana lahat ng helmet ganito na. Kapag bumili ka na itong helmet na to, meron siyang kasamang clear lens na tsaka smoke lens. Same din sa sa unang version nila. Pero ang kinaibahan nito, pag bumili ka nito, may kasama na siyang pin lock. Kudos to Rurok for inserting this pin lock. Tataka kayo kung bumili ba kayo nito, may kasama ba to? Hindi po, mga toto. Itong Shockwave na to is sold separately. Pag in-order nyo to, advice ko lang sa inyo is isabay nyo na rin to para isang shipping na lang kayo. Kasi normally, or sa akin kasi, nung pinadala to, naka-insert to dito sa loob para, to save for shipping. Hindi naman to mandatory na bilhin nyo rin pag binili nyo to. So, ladies and gentlemen, this is the Rurok Atlas 2.0. Let's do the giveaway. Kung napanood nyo, nag-live ako once or twice sa Facebook about couple of weeks back. I-announce ko na yung giveaway na yan. But before that, let me show you the helmet first. So, ito mga toto, brand new to. So, ito na mga toto yung helmet. Yan. So, like I said, brand new pa siya. Ang nakakabit pa rito yung clear lens. Yan. Take note mga katoto, hindi po ito yung 2.0, ito pa ho yung unang version ng Rurok. Dito yung smoke lens niya, ito. Tingnan kung gaano kaganda yung bag niya. Ito ang Rurok Riot Ranger. Makakasali po sa raffle / giveaway na ito, yung mga bumili po ng jersey na ito. Ano ba tawag natin ito?
Mach 2. Ang makasali lang po ay yung mga bumili na recently neto at saka neto. Basta yung jersey nyo may tatak na ganito. Yan. Basta may ganyan, may J-Mac branded, kasali po kayo dito. Meron po kayong ano, meron pa kayong chance ang sumali dito sa raffle slash giveaway na to. Kung ano, kung gusto nyo pong sumali sa raffle slash giveaway na to, ang kailangan nyo lang po gawin ay umorder po kayo ng jersey na to, itong white na suit ko, or itong red na to. Ewan ko kung kailan magre-resume si Mrs. Gemma. Post ko naman sa Facebook page ko kung available na ulit or kung pwede na kayong umorder, pwede na kayong bumili. So ayun, mga toto, maraming salamat. Thank you for clicking the video and I'll see you guys on the next one. Babush!